Ang magtatagal pa mga nararanasang aftershock sa mga lugar na tinamaan nga po ng malakas na lindol sa Northern Luzon. Samantala, puspusa naman ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Vigan para sa restoration ng mga nasirang ancestral houses at heritage sites. Si Joy Salamatin sa detalye. Posibleng magtagal pa ang aftershocks na nararamdaman sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Northern Luzon. Ayon kay DOST Undersecretary Renato Solidum ng FIBOX, dahil magnitude 7 ang lindol, posibleng magkaroon ng aftershock na 5 hanggang 5.8 magnitude ang lawak. Kapag kumilos po ang isang malaking fault, major earthquake siya, yung mga kapitbahay na mga fault at mga kabatuhan sa paligid ay mag-a-adjust. Kaya nagkakaroon ng mga paglindol. Kaya kung titingnan natin, ang lawak ng aftershock area natin ay hindi lang mismo doon sa fault na kumilos, kundi sa buong paligid. Kaya kasi natutulak din yan. So, syempre ang mga unang araw, ang pinakamarami, first, second day, maybe third day, pero pakunti na po. Pero bagamat magnitude 7 ang tumama sa Northern Luzon, tila mas malaki ang damage na inabot ng mga lugar sa Mindanao noong October 2019 earthquake. But overall, kung ikukumpara natin yung impact, napansin ko naman sa helicopter survey over Abra ay maraming maayos na bahay. At yun po ang kailangan din nating isipin. Siyempre sa balita, yung mga nasira, pero mas marami pong hindi nasira. At bakit? Kasi maayos po ang pagkagawa. Noong Miyerkules, isa sa napuruhan ng lindol ang mga ancestral houses sa Vigan. Pero humanga si Architect June Palafox sa nakita nila sa pundasyon ng mga ito. Kaya hindi masyadong fatal yung impact ng earthquake sa heritage area ng Vigan. Yung construction nila, napakaganda. Yung pundasyon, yung structural strength ng columns, may kahalong timber. At saka yung beams nila, yung biga, may timber. Timber and wood are flexible building materials. It will not fight the forces of earthquake. It will sway. Sa ngayon ay puspusan ang paghahanda ng Vigan local government para sa restoration ng mga nasirang ancestral houses at heritage sites. Aminado si Vigan Mayor Bonito Singson na mayroong mga nakompromisong ancestral houses, subalit isesecure anya ang mga ito upang hindi lumala ang sira habang inihahanda ang restoration. Malaking pondo ang kailangan sa restoration, subalit may isang private group na anya ang nangakong magbibigay ng 100,000 pisong initial fund. Babangon po tayo, especially marami pong nagmamahal sa atin eh. At itong heritage Vigan natin na napakaganda talaga, and we will endeavor to really preserve, restore for everybody to enjoy itong ating napakahalagang heritage dito. This is part of our history. Joy Salamatin para sa Bayan.